nem na capa. E quando a ventana dá, e o Senhor sinta o rancor aí no embargo. Sa ating batas, ang pagpatay sa sanggol na kapapanganak pa lamang at wala pang 3 araw ang edad ay isang mabigat na krimeng tinatawag na infanticide. Pero tulad ng ibang krimen, kailangang maipakita at mapatunayan na ito'y sinadyang gawin na may buong kamalayan at malisya o kahit paano'y resulta ng isang kusa at malayang kapabayaan. Ito po ang ating kasaysayan ngayong hapon. Isang kasaysayang kaiba at nagpapakita ng di pangkaraniwang itsura ng ating mga kababayang hindi pa masyadong naaabot ng kabihasnan. Ito pong muli si Atty. Jose Sison na nag-aanyaya sa inyong kami samahan ngayong Linggo. Magandang hapon po. Niya ba? Ano? Ikaw na. Ikaw ang lalaki. Dapat akong desisyon niya. Pasensya na kayo, ha? Maliit ng konti ang aking bahay. Pero, yan naman eh. Maluwang naman sa kusina. At saka, siya nga pala nakalimutan kung pagawa yung palikuran. Pero, ito namang likod ninyo. Malaki. Malawak. Alam niya na ibig sabihin. Sige, oh. Kailan naman kayo lilipat? Ngayon din, oh. Hindi nyo natatanong bagong kasal kami. Ano bagong kasal? I think, Mar Joseph nga naman. Tingnan mo nga naman. Akala ko kanina magkapatid kayo dahil magkamukha kayo, eh. Siguro, kaya ako kami nagkatuluyan. Dahil sa magkamukha nga raw kami. Totoo yung kasabihang yan. Ngayon, kung ano man ang kailangan nyo, ayan lang naman ako. Di ba? At kung gusto niyo yung talipapa, nandiyan lang. Pero kung hindi niyo alam, pasasama ako kayo sa ampong kong si Tonyo. Okay? Salamat, to. O, sige. Paano yung paunang bayad? Tsaka na lang pag may panahon ka. Ayan nyo, yatid ko mamaya. Basta may panahon ka. Sige. Salamat, ewan ko na kayo. Sige, o. Salamat, to. Ito pa. Bakit na naman sinabi kay kadading na magpakasal na tayo? Aba, anong gusto mo sabihin ko sa matanda? Nagtaan na lang tayo, hindi pa tayo kasal. Kasi nakakaya naman sa kanya, hindi naman totoo yun eh. Hindi yan. Bait naman yung tao eh. Higa na, tingin natin loob. Tanggalin. Malapit na. Yan. Tandaan lang. Yan. Okay. Baka mamaya. Ayun na yan. Malapit na.
Ayaw pa niya? Sige, tanggalin mo na. Wala na to. Bakit? Nahiya kasi ako sa iyong pakasalan ka. Dahil wala akong pera. Magdadali naman kita sa bayan, sa simbahan, eh baka makita naman tayo ng nanang at tatang mo. Kaya napag-isip-isip ko na dito muna tayo magpakasal. Tayo lang. Para mapatunayan ko sa iyong mahal na kita. Dito. Sa ilalim ng punong to. Saksi natin ang Diyos. Aldo. Alam mo, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Alam ko naman kung gaano mo ako kamahal eh. Pero sige, papayag ako kahit kasal-kasalan na. Yun pala eh. Okay. Tala. Ikaw ba gumawa nito? Oo naman. Dan, dan, da-dan. Dan, dan, da-dan. Dan, dan, da-dan, dan. Dan, dan, da-dan. Ganda. Ayan. Ganda. Ganda. Siyempre. Ayan. Ulod. Bukas, maghanap na ako ng trabaho. Kakakasal lang natin, iiwan mo na ako agad. Neng, gusto yung kumandumi ito, hindi po pwede. Kailangan makakita ako ng trabaho. Ito, tingnan mo. Kukunti na lang. Bilangin mo. Hindi nga ako marunong magbilang. Alam mo naman yun. At saka isa pa, mahina ako pagdating sa pera. Eh, yun nga sinasabi ko sa'yo eh. Pinaliliwanag ko sa'yo na hindi tatagal to. Siyempre, araw-araw tayong gumagastos. Kailangan makakita ako ng trabaho para madagdagan natin to. Hmm? Sige na nga. Trabaho lang hanapin mo. Oo, siyempre. Kamay, iba na hinahanap. Naging maganda, maayos at tahimik ang pagsasama ni Neneng at Poldo. Simple lamang ang kanilang mga pangarap at simple rin lang ang kanilang mga pangangailangan. Natuto silang mamuhay ayon sa abot ng kanilang kaya. Ngunit sa lahat ng pagsasama, may mga pagsubok. Pagsubok na gumising sa kanilang napakagandang panaginip.
trabaho? Wala eh. Bakit? Sa wala eh. Wala raw bakante. Kung meron man, hindi naman ako po pwede. Dahil norid-norid daw ako. Ano, pangalan ko lang daw ang kaya kong isulat. Kaya na tayo ngayon yan. Bari na lang yan. Ano pang mamibili mo dyan? Ano, isda na naman. Sige, tsaka lang muna. Konting tiis lang. Talagang wala tayo ngayon eh. Puro tiis na lang eh. Puro tiis. Nakakasang. Tiis na naman tayo. Isda na naman ang kakainin natin. Araw-araw na lang tayo nag-iisda. Kaso ka na. Makakalansa-lansa ng amoy. Ito mo na? Iisip ko pala. Iisip ko lang. Bumabalik na din sikmura ako sa isda eh. Ayoko na. Nagsasawa na ako. Isa wala eh. Ano magagawa ko? Wala nga bakante. Magtiis ka. Nagsasawa kang mangmang eh. Bakit mo ako sinisigawan? Gusto mo na ako sumbatan dahil hindi ako nakakatulong sa'yo? Dahil norid-norid din ako, ganon? Hindi naman kita, ina. Oh, Waldo, saan punta? Eh, sa palengke ho sana. Mamalengke ho sana ako eh. Bili ka ng ulam? Oo. Oh, eh, huwag ka naman gabala. Eto, hindi mo natatanong, berde nga ni Tonyo. Kaya pagluluto ko siya ng paborito niyang putahe. Andule, luto sa miso. Ha, padadala kita, padadala ko kayo. Ganun ba? Oo. Oh. Happy birthday, Tonyo. Pero, huwag na lang ho, kada din. Oh, ba't? Mahihiya ka pa ba naman sa akin? Hindi naman ako sa ganun. Kaya lang, eh, paborito ko rin na. Kaya lang si Neneng. Oh, ano si Neneng? Ayaw na ho sa isda eh. Eh, nananawa na ho siguro sa isda dahil lagi na lang isda ang ulam namin. Oh. Eh, wag lang marinig yung pangalang isda eh. Bumabalik dad na sikmura. Oh. Eh, nagtatampo na nga po sa akin eh. Oh, ganun. Nasusuka, ganun. Opo. Pabago-bago ang isip. Medyo. Ano ko bata? Ang swerte mo! Halika na! Bakit to? Ay, malalaman ko rin! Oh, in love sa'yo, sana mahalin mo rin ako. O bakit ba? Ano yung niluluto mo? Yan. Tinola manok na may dahon ng malunggay. Saka kumana pambili. Wala akong binili dyan. Binigay yan ni Kadading. At kumuha naman ako ng dahon ng malunggay dyan sa may likuran. Teka. Teka muna. Bakit kami bigyan ni Kadading ng manok? Regalo niya raw yan sa atin. Dahil magkakababy na tayo. Ano? Saan mo kakababy? Aba, alam nga naman ako. Siyempre ikaw, bundis ka eh. Bundis ako? Paano nangyari yun? Siyempre, mag-asawa tayo. Di na tayo. Di naman ako ganito eh. Ikaw naman talaga ito mag-ups eh. Ikaw kasi sungit-sungit mo eh. Eh, kasi sinisigaw mo ako eh. Hindi, mainit lang ang ulo ko noon. Eh, paano ba naman? Hindi ako matanggap-tanggap sa kahit anong trabaho pinapasukan ko.
Sorry na. Promise. Hindi ko na ulitin yun. Sorry rin ah. Naging masungit ako. Eh, hindi ko naman sinasadya yun eh. Hindi ko naman kasi alam na napagbuntis pa lang isang babae, nagiging masungit. At promise din, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakahanap ng trabaho. Maghahanap ako ng trabaho, pag-iigiyan ko, pagbubutihan ko, at para mabigyan ko kayo ng magandang buhay. Handa akong gumapang sa hirap para mapag-aral natin ang ating anak. Pag nakapag-aral na siya, hindi na siya pwedeng laitin ni Numan. Inspirasyon. Hindi lang isa, naging dalawa pa. Eh, ganito po talaga siguro ang pakiramdam nung magiging tatay na. Eh, hindi nakakaramdam ng pagod. Nakaingit ka nga eh. Isipin mo, sa edad mong yung murang edad na yan eh, magkakaroon ka na ng pamilya. Samantalang ako eh, tinubugan na ng araw. Wala pa. Eh, nandiyan naman o si Tonyo ah. Nandun na ako. Eh, iba yung dugo ng iyong dugo at laman ng iyong laman. Eh, si Tonyo, kaya lang napunta sa akin yan eh. Naging ulila yan eh. Ibig sabihin, iba yung may pinaghirapan. Eh, wag ko kayong magagalit sana. May tatanong lang ako. Ano yun? Eh, bakit ba hindi kayo nakapag-asawa? Siguro wala akong swerte sa babae. Wala akong neneng. Eh, kung sa bagay naman eh, hindi naman ako si Poldo. Kayo talaga. Ay, Hang! 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 Oh, bakit? Anong nangyari? Wala ka naman lagnat ah. Wala, pero... Marado ilong ko, hindi ako makahinga eh. Akala ko lang kung ano, sipon lang yan. Poldo... Oh, teka, teka. Kapagluto ka na ba? Siya, sige, ako na lang magluluto. Na. Oh, bakit? Anong kakainin natin? Aba, hindi po pwede yun, Ning. Kailangan makakain ka kahit konti. Ayoko nga kumain. Ito ka na lang, matulog na lang tayo. Sige. O siya, siya. Sige, sige. Mahiga ka muna. Magigisa lang ako ng gulay. Tapos babalik ako agad. Ha? Sama. O, sige. Promise. Ha? Pahinga ka muna. Sige. Waldo! 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 Ano, tanghali na? Eh, hindi ako makakapasok. Bakit? May problema? Si Neneng mo, eh, may sakit. Anong sakit? Hindi ko alam eh. Basta nung isang araw, humisipon. Tapos kagabi, nilalagnat. Ano ba? Ay, gusto mo, dalhin natin sa ospital. Eh, naku. Huwag na ako. Gustuin ko man, hindi po pwede. Dahil alam niyo namang wala akong pera.
Pero sa tingin ko, hindi naman ho grabe. Kaya okay na lang siya rito sa bahay. Kung gusto mo, ihanap ko ng albularyo. Eh, meron ho ba? Sa totoo lang eh, meron. Kaya lang namatay na dahil matanda na. Eh, wala pa akong nanay kung meron nga rin sa atin. Pero teka, lagnat lang ka mo? Oo. Alam mo, itong si Tonyo ko, maliit-liit pa eh, madalas lagnatin to eh. Pero may pinainom yung albularyong dahon. Ang ano yun eh, yung, hindi ko lang matanda kung anong pangalan. Pero alam ko itsura. Gusto mo, ihanap kita. Subukan natin. Sige, subukan nun natin. Baka makatulong. Sige, hanap ako. Babalik agad ako. Salamat ako, Daddy. Ingat kayo. Nang magdalang tao si Neneng, naging masakitin na ito. Palagi siyang nilalagnat at nanghihina. At dala naman ang kahirapan at kamangmangan, umasa na lamang ang mag-asawa sa ginhawang naidudulot ng mga albularyo sa kanilang lugar. Paano? Wala na ako. Sige, basta pagtas trabaho mo, huwag ka kagad ah. Oo, kaya lang kasi nag-aalala ako sa'yo eh. Kagabi pa masaktan tiyan mo. Eh, siguro hindi lang nakasundo ng tiyan ko yung ginataang kukul, kaya ganun. Sige, alis na ako. Sige. Pero mag-iingat ka ha. Lalo na dyan sa may likuran. Madulas dyan. Oo, sige na, malis ka na. Mag-ingat ka na lang, tsaka umalis ka na, baka mamaya dito pa ako abutin. Sige na, sakit na lang, humihilang din sa kwan, sakit, sakit. Sige, bye-bye. Sige, ingat ha. Umuwi ka kagad ha. Sige na, sige na. Neneng.
Halik ulit! Ah! Bakit? Sandali nga. Sandali ko. Halik ulit. Tulungan niyo nga ako. Si Nening ko dinudugo eh. Ano ba tamang gagawin? Aba, eh kumuha ka ng dahon ng kawayan. Baka bubuti yun para sa kanya. Dahon ho ng kawayan? O, dahon ng kawayan, ha? Sandali lang. Halik ulit. Pwede ko ba? Dito muna kayo kay Nening at pupuntahan ko lang ako si Paul doon sa ano. Sa kiskisan. Ho. Ho, siya, siya, sige. Lang, ho. Ho, sige, sige. Ho. Pero tandaan mo to, ha? Ang daon ng kawayan, huwag mo kalilimutan, ha? Daon ng kawayan. Ho, sige, sige. Daon ng kawayan. Bilisan mo, bilisan mo. Opo. Tonyo, 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 bangon, bangon, bangon. Tonyo. Eh, ano ba? Kumuha ka ng daon ng kawayan, ha? Eh, ano mong gagawin niyo sa daon ng kawayan? Huwag ka lang magtatatanong. Dali mo doon kailan Neneng at doon si Aling Hulit. Siya lang bahala. Sige na, kumuha ka. Teka lang, teka lang. Bihis lang ako. Huwag ka na magbihis! Sige na, lakad na! Asawa ko. Oh, mabuti-buti na alagay niya. Tumigil na yung pagtulog ko. Kailangan lamang niya konti pahinga. Oh, ito yung dokot na kailangan bilhin, no? Malaki yung may tutulong niya sa mabilis niyang pagaling. Narulubot ko ang sinabi ng bata. Ah, paano? Mabalik na lang ako bukas, ha? Doc! Magkano nga ho pala? Ay, huwag mo nang problemahin yung Paul. Kami na mag-uusap na Doc. Kaya, Doc, kaya-arit ko kayo. Daddy, sigurado ba kayo sa sinabi niyo sa akin kanina? Alino? Tungkol sa panganganak ni Neneng? Tungkol sa ano? Ang sabi ninyo sa damuhan ng anak si Neneng? Yun ang pagkakaalam ko. Bakit? Nakita ba ninyo ng mga anak si Neneng? Ah, hindi ho. Ay, pinalagay ko na lang yun na nga ho dahil nakita ko si Neneng nang umahon doon sa damuhan na duguan at hilong-hilo. At saka si Tonyo nakakita ng bata sa damuhan. Ay, bakit ho? Lingid sa kaalaman ni Neneng at Poldo, maraming katanungang naghahanap ng kasagutan sa isip ni Dr. Figueras at Barrio Doctor.
Hindi may paliwanag at hindi maubos maisip ni Dr. Figueras kung bakit sa damuhan natagpuan ang sanggol at kung bakit ito kailangang mamatay. Oldo! Neneng! Oldo! Kadadi, ano ba ang atin? Pasensya ka na at naistorbo kita, ha? Kasama ko sila, taga-munisipyo. Kayo ba ang asawa ni Ninita Dito Santos? Ako nga, ho. Nandiyan ba siya? Oldo? Bakit, ho? May dalang sulat siya. Galing pinabibigay sa inyo. Kadading, kung pwede, okay na lang. Aba, Neneng, subway na ito. Ano? Anong subway na? Nakadimanda ka. Ano? Bakit? Anong kasalanan ko? Sino? Ayon dito, kinasuhan ka ng infanticide and abandoning a minor. Kadading, ano yun? Mayroon sabihin nun, may kaso si Neneng dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Ayon sa salaysay ni Dr. Figueras, base sa kanyang nakita rito, sa kwarto ka raw ng anak. Pagkatapos mong inawalan sanggol, tinapon mo sa likuran sa may damuhan. Totoo ba yun? Hindi ho, totoo yun. Kaya lang naman ho ako napunta sa damuhan para magbawas eh. Dahil masakit na masakit lang po talaga yung san ko. Totoo po yun. Kasi kumain po siya ng ginataang kohol. Anak na ako ng mga oras na yun dahil hindi ko naman alam kung paano manganak eh. Ang nalaman ko na lang ho, hilong-hilo na ako tsaka hinang-hina na lang ho ako. Pero sabi ni Dr. Figueras, inamin mo rin yung ginawa mong pagtatapon sa bata? Hindi ko sinasabi sa kanya yun. At saka wala akong ginasasabing gano'n dahil hindi naman kung gano'n yung nangyari eh. Ito ni Miguel. Nakita ko si Nene magpunta sa palikuran. At wala akong daladala. Ang totoo eh, sapo-sapo niya yung kanyang tiyan. At walang duda kong magbabawas. Eh ngayon, nung bumalik, nakita kong hinang-hina. At walang sinasabi kundi nahihilo siya na walang pangako ng malay tao eh. Saka, hindi magagawa ni Neneng yung binibintang niya sa kanya. Bakit niya tatapon yung anak namin sa damuhan? Bakit niya ayang mamatay sa kagat ng hayop yung baby namin? Eh, unang baby namin yun. Sabik na nga kami sa panganganak niya eh. Yan ang mahirap ipaliwanag eh. Dahil wala akong makitang motibo para gawin ni Neneng ang bagay na yun. Inamin ko, wala akong pinag-aralan. Tanga nga akong matatawag, pero hindi ko naman magagawang magsinungaling. Lalong-lalo na hindi ko magagawang pumatay ng sanggol. Hindi ko magagawang pumatay ng anak. Thank you.
Siyempre, Padre. Iyon ang sasabihin niya, eh. Imposible namang umamin siya sa ginawa niya. Pero, ang sabi mo, eh, yun ang unang pagbubuntis ng babae. Oo, yun na nga, eh. Lalo pa nga't unang pagbubuntis lang ng babae. Alam mo yung mga ganyang klase ng mga nabubuntis, yung first time lang, labis na mapag-alala yan. Di ba, marami ng kaso eh, may dumarating dito na akala mga anak na sila. Pero after thorough examination, false alarm pala. Di ba? Pero itong si Neneng, ibang kaso ito. Ibang kaso. Ibang klase ang kanyang kaso. Isipin mo na lang, Padre. Sabihin na natin na ang pakiramdam niya ay nagbawas lamang siya. Pero hindi ba niya nakita na dinudugo na siya? Hindi ba niya naramdaman kung ano yung lumabas sa kanya? Oh, at saka yung placenta, Pater. After a while na mailuwal yung sanggol, lalabas yun. Pero nahintay pa niya na lumabas yun. Kaya wala nang ano, wala nang pusod na pinutol pa eh. Eh, totoo na mahina siya, hilong-hilo siya. Pero kung iniisip ko, bakit, paano siya nakabalik pa ng bahay? Bakit hindi niya dala ang sanggol kung totoong sa damuhan siya ng anak? Oh, kaya ano eh, kaya ang deduction ko dyan, malinaw na sa bahay muna siya ng anak, pagkatapos, itinapin niya yung sanggol. Pero, bakit pa niya itatapon ang sanggol? Sa atin, hindi malinaw ang dahilan eh. Pero maraming posibleng dahilan. At si Neneng lang ang makasasagot dyan. Siya lang. Tutulog. Iisip ka na naman. Bakit sila ganun? Ngayong namatayan, tayo pa yung sinisisi nila. Hindi ko naman alam kung anong nangyayari sa akin eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa katawan ko. Pag halimbawang sinabi nung huwes na naikukulong nila ako, ano na tayo? Ano? Kung anong bahalang magsabi, hindi na lang ang tatang ko, ha? Tsaka, pangako mo sa akin,
na nadadalawin mo ko araw-araw. Gusto ko makikita kita araw-araw. Sayang mo nga ako masakit na kahit anong nangyari, mamahalin mo pa rin ako. Mamahalin mo pa rin ako. Inatulan ng mababang hukuman na nagkasala si Neneng ng infanticide at sinentensyang mabilanggo ng 30 taon. Ngunit siya ay pinawalang sala ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, walang dahilan si Neneng para patayin ang bata o iwan ito at pabayaang mamatay. Ang patuloy na lagnat at pagkakasakit ni Neneng ang naging sanhi ng kanyang labis na panghihina at matinding pagdurugo sa oras ng paglabas ng bata. Dagdag pa rito, siya ay nanganganay sa murang edad na 18 anyos at tanging hindi nakapag-aral. Ito'y sapat ng katwiran kung bakit masasabing hindi niya alam na siya ay nanganak na. Ang walang malay at biglang panganganak ay lubos na kinikilala ng siyensya ng medisina sa mga batang nanganganay na dahil sa kanilang walang kaalaman sa mga tanda ng panganganak at proseso ng paglabas ng peto ay hindi makakabatid na sila'y nanganganak na pala habang tumutugon lang sa tawag ng kalikasan. At dahil hindi niya alam na siya'y nanganak na, hindi masasabing kinusa at voluntaryo niyang ginawa ang krimen. Hindi rin masasabing ito'y isang kapabayaan dahil hindi niya nga alam na lumabas na pala ang bata. At kahit sabihin pang nahiwatigan ni Neneng ang di inaasahang pagluwal ng bata, ang nangyari hindi kasalanan o kapabayaan ni Neneng, kundi tanging aksidente lamang at sanhi ng mga di mapangingibabawang dahilan. Sa kasong ito ni Neneng, muling napatunayan ang kasabihang yung mga salat sa buhay ay higit na inaayunan ng batas. Those who have less in life shall have more in law. Kaya't sa inyo pong lahat dyan na tinutukoy nitong kasabihang ito, ang tanging paalala ko'y kapag may katwiran, ipaglaban mo. Babasahin. Babasahin mo? Eh, hindi ka nga marunong magbasa, no? Pinairam ito ni Kadating sa atin para matuto tayo magbasa. At mamaya, susunod siya rito para turuan niya tayo. Eh, Boldo, matanda na tayo para dyan. Hindi, Neneng. Hindi ako naniniwala na uling lahat sa atin. Ayoko na maulit yung nangyari dati. Hindi tayo nabubuhay sa pagmamahalan lamang. Kailangan matuto tayo. Kailangan makasabay tayo sa ikot ng mundo. Yeah. Mm-hmm.
na sa'yo ang bigay. Sa piling mo, sinta di kang patulusan. Madilim na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nang bago. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ikaw lalangan mo ang pag-ibig mo. Ikaw lalangan ko hanggang sa dulo ng mundo ang aking pag-ibig. Ibig ko ano man ang mangyari, mabuti pa tumana kung hindi ka sa akin. Thank you.